Good morning mga kabukid. Tayo po ngayon ay mangunguha muna ng aking tanim na gabi. Magluluto ako ng kulay na gabi. So, mamimitas po muna tayo. Okay mga kabukid, nandito na po yung ating gabi na kinuha kanina. Atin na pong hugasan. Yan. Mayroon lang problema kasi ngayon yung mga gabi kasi mayroong mga nasisira yung aking mga gabi. Ayan, kung makikita nyo may mga puti-puti na hindi talaga may iwasan na kailangan hugasan siya. Dahil nga po, napakadaming ano ngayon sa gabi, tag-ilan. Panahon po ngayon kumbaga parang natutunaw ngayong panahon na ito na tag-ulan ang mga gabi. Kailangan ko po muna siyang ugasan talaga. Pag kayo may tanim na gabi, kailangan nyo talagang ugasan. Ako hindi kasi ako bumibili sa palengke ng laing kasi hindi ko namumonitor yung gabi pagka yung lulutuin namin para sa pamilya ko. Ngayon po mayroong problema yung ating gabi kung makikita nyo yan. Hindi naman yan ano, okay naman yan kasi nasa balat lang, nagkakaroon ng mga parasite. Yan. Yan din ang nagiging dahilan kung bakit yung ating gabi ay umihina o namamatay sa panahon ng tag-ulan. Kasi nagkakaroon po yan ng mga parasite. Nakagaya nito na kahit gaano kalalaki yung gabi nyo, pagka dinapuan ng ganito ay magkakaroon ng manghihina o mabubulok. Ang kaya kailangan natin siyang hugasan ano po bago natin siya lutuin. Sana naman yung kutsilyo ko, dumiin na naman ako. Ah, okay, ito kita ko na. At pagka ganito pong fresh yung gabi natin ay may tendency po tayong kakatihin nito. Kasi talaga namang makati ang gabi kahit na anong gawin natin. Walang gabing hindi makati. Makati po ito. So ang ginagawa ko po pag ako nakakaramdam na gano'n kasi hindi mag-iwasan na mahawakan natin yung mga dagta na ito. Yung mga dagta na yan galing sa gabing fresh. Ngayon, ang ginagawa ko po, hindi ko po yan kinakamot. Pagka ako nakasusubrang kati, kalang mo, hindi mo maintindihan kung parang maluluha ka na sa kate. Yung kung ano mang feeling. Basta yun yung feeling ko. Basta ang ginagawa ko, hindi ko siya kakamutin. Hindi ko siya kakamutin. Tapos minsan, halimbawa may oil, o di kaya kung ano mga bagay na, lagyan nyo na lang yung kamay nyo. Kasi pag kinakamot nyo, lalo lang siyang nagtitrig na magkumati. Tapos, hanggang sa masakit na makati, hindi siya naaalis, lalong lumalala. Kaya iwasan niyo ang kamutin, mag-apply na lang kayo ng mga Vicks o kung ano pa man, o di kaya ay cooking oil, pwede rin apply niyo sa kamay niyo na kinatay na dahil sa pag-prepare ng gabi, ng fresh na gabi. Kasi pag sariwa talaga, makati talaga yung dagta nito. So yun lang ang ginagawa ko. Naglalagay ako ng cooking oil sa kamay hanggang sa mawala yung kati. Mawawala naman kaagad. Pero huwag lang kakamutin dahil nagkakaroon pa ng pagka-damage ng balat natin kapag ito ay kinakamot. Yun lang po yung base lang naman sa experience ko po. Okay? Prepare tayo ng ating gagawing gulay para sa ating hapunan. Ayan mga kabukid, ito na yung ating gagamitin sa ating laing. Yan. Ayan. Mga kabukid, ang ginamit ko po sa aking, o ang gagamitin ko po sa laing ko ay chicken breast. Yan. Chicken po ang gagamitin ko. Masarap din po ito sa laing. Try nyo po pagka maiibigan nyo. Ito po yung aking lulutuin. Ayan. Okay. Hello.
ilalagay na natin yung onion. Pag yan ay makati, kamuti na lang. Joke. Ayusin lang ang pagluto. Hayaan natin mag-iba yung color ng gabi bago natin siya haluin. Kasi pag yan ay nahilaw, ay talagang kakamot ka sa kati. Ayan, nag-iba na yung kulay. Pigyan na natin yung haluin. Lagyan na natin yung ating batang gata. Yung gata na yun ay pinili ko sa palengke kasi naubusan na tayo ng niyo. Ay ilagay ko muna siya sa ref. Yan, nag-yelo na. Pero ayos lang yan. Tutunaw lang yan. Ito na yung ating laing. Malapit na siyang maloto. Nagbago na yung kanyang kulay. Ay, nako. Yung ating kasing gata, nakalagay sa freezer. Ayan. Buo pa rin siya hanggang ngayon. Ay, tagal. Ayan. Mga kabukid, ang aking inilagay dyan ay chicken. Subukan niyo po rin ang gamitin ang chicken breast. Pwede po yan. Tinanggal po yung kanyang balat.